So, ito na ang kasunod ng ating video from the institutional correction. Ngayon, so ang topic naman natin ngayon, mga kachipopoy, is the correctional administration, which is under niya lamang ang community-based program. So, ang panahon ngayon at ang totoon ay 2020 pa rin. So, mag-ingat kayo dyan, ha? So, ako pa rin si Chapopoy, aka, tunay talaga Chapopoy, aka Chaps, mas kilala sa Noli Zabala Inc. Meron kilala talaga ako sa Chapopoy. No? So, anyway, so let's proceed on the topic of the community-based program or the non-institutional program. So, ano yung overview ng ating pag-aaralan dito? Nandito ang tinatawag nating probation. Okay? Nandyan din yung tinatawag na parole. Nandyan din ang executive clemency, pardon, amnesty, reprieve, and commutation of sentence. Or even the recognizance ay kasama na rin po dito sa non-institutional program or community-based program. So, makinig kayo ng husto dyan, mga kachapopoy. Okay? Unahin natin ang definition ng non-institutional correction. Ang sabi dito sa definition na ito, it takes charge of correcting offender. Kino-correct niya ang offender. Through community-based program. So, ano yung meron sa may community-based program? Ano yung mga programa? Maaring probation, suspended sentence for the first time minor offender, parole, conditional pardon, and etc. pa. Okay? Kasama yung mga ano pa dyan, amnesty, reprieve. Kasi, yun din ay kasama sa tinatawag natin na executive clemency. Okay? Pag sinabi nating probation, ito yung subuklaya. Pag sinabi naman nating parol, ito yung pinadali ko lang, ha? Parol, nangangako ka na hindi ka nagagawa ng masama. Okay? Pag executive clemency, in Tagalog is awa ng Pangulo. Okay? Pag sinabi naman pardon, under na executive clemency, pardon, pagpapatawad. Okay? Ano yung amnesty? Paglimot. Okay? Ang reprieve, pansamantalang pagpigil. Commutation of sentence, pagpapababa. So, kung titignan natin, madali naman pala ang non-institutional correction. Kaya nakakapagtaka, bakit maraming bumabagsak dito? Actually, kung titignan mo at aaralin mo, basic talaga. Pero kung hindi mo siya bibigyan ng focus, mahirap po siya. Okay? Parang girlfriend mo lang yan eh. Isipin mo, huwag mo asikaso yung girlfriend mo. Iiwanan ka niyan. Di ba? So, tuloy natin, mga kachapopoy. So, ang non-institutional correction, it takes charge of correcting what offender through community-based program. So, ano daw yan? Mga probation, conditional pardon, suspended sentence, parole. So, unlike sa institutional correction, ang institutional correction, inilalagay naman siya sa mga kulungan, such as jail or prison. Kung nakinig kayo nung lecture ng institutional correction, mas lalo nyong maiintindihan ang pagkakaiba ng dalawang ito. Okay? So, next.